sana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsapit sa pagtupos sa daigdig. Tayo po ay humarap dito sa bandang likuran sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Itaas po ang inyong mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo dumarating ang iyong hari, siya'y magpagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus.
Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala at pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala at pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lorhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinansin pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makikita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iyahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at sansino ko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador.
Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus kapotokman, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po. Si Barabas po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, Pinananagutan namin at aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit na matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatay nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos,
bumaba ka sa krus. Kinutyarin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos? Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihi, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! At sabay-sabay muli natin pasalamatan, purihin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Linggo ng Palaspas. Yan ang alam natin, yan ang kinalakihan natin, Linggo ng Palaspas. Pero mga kapatid, huwag po ninyong kalilimutan, meron pang mas higit na tawag sa linggong ito. Mas mabuti at tamang tawag sa linggong ito. Dahil meron pang higit sa mga palaspas na binili ninyo, na hawak-hawak nyo ngayon, na winagayway ninyo, muntik pang mabulag yung katabi mo sa kakaganyan mo kanina. Meron pang higit dyan sa mga palaspas na yan. Alam nyo, nag-iba-iba na rin yung palaspas, ano? Pag bumili kayo, dati mayabong, marami. Ngayon, Diyos ko, papayat ng papayat. Habang pumapayat, lalong mumamahal. At meron pa yan, iba-iba na rin ang pagpipilian mo. Nilagyan na rin ng estampita. Mas mahal yun. Siguro pagdating ng araw, personalized. Baka pati picture mo pwede na rin ilagay. Iba-iba na ang mga palaspas na hawak-hawak ninyo. Pero meron pang higit sa mga palaspas na yan na pagkatapos ng ilang linggo, malalanta rin, iitim din. Kaya huwag kayong mag-away-away dahil lang dyan sa hawak niyong palaspas. Meron pang mas higit sa palaspas na yan. At ang tawag sa linggong ito
ay ang linggo, hindi lamang ng palaspas, linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Sinisimulan natin sa araw na ito, sa linggong ito, ang mga pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang mga pinakamahalagang araw sa buhay nating mga Kristiyano. Kaya ang tawag natin dito, mga mahal na araw. Simula sa araw na ito, sasamahan natin, sasabayan natin at susundan natin ang Panginoon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, yung ginawa natin kaninang pagpuprosesyon. Si Father June, kaninang umaga pa, 3:30 ng umaga. Nagkaroon ng maliit na prosesyon sa labas. Tayo ganun din dito. Ito ay simbolo ng ating pagbabalik-tanaw sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para makipagpiesta lang. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para koronahan bilang kanilang hari. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para magpakitang gilas lamang. Ang pagpasok niya sa Jerusalem ay ang pagharap niya sa kanyang paghihirap at kamatayan. Pagkatapos ng 40 araw na paghahanda natin, Kwaresma, after 40 days, sa tulong ng mga dinagdagan nating pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa, sana mga kapatid, ngayon, mas handa na nating samahan at sundan ang Poong Nazareno hanggang dulo. Bilang tanda ng ating pagbibigay ng oo na susundan, sasamahan natin ang Poong Nazareno hanggang dulo. Lahat ng nakahanda, pumalakpak tayo ng mas malakas. Pinakamalakas na palakpak natin. Yung pagpalakpak ninyo ng ganyan, nai-imagine ko yung pagpasok ni Jesus, ang sigaw ng mga tao. Ngayong Kwaresma, ngayong mahal na araw, walang aleluya. Walang aleluya. Ano ang pinakaawit? Ano ang pinakasigaw natin kapag Kwaresma at mahal na araw? Hindi aleluya, kundi Hosanna. Hosanna. Ang ibig sabihin ng salitang Hosanna ay katulad din ng salitang Jesus. Iligtas mo kami. Save us. Kaya nang pumapasok si Jesus, sumisigaw ang mga tao, Hosanna! Ang sigaw nila, iligtas mo kami. Ito ang pagbati, ito ang pagtanggap nila kay Jesus. Iligtas mo kami. Tagapagligtas ang tingin nila at paniniwala nila kay Jesus. Pero mga kapatid, hindi po katulad ng isang hari o pinuno ng bansa o leader sa mundong ito ang gagawing pagliligtas ni Kristo. Tingnan po ninyo. Pumasok si Kristo sa Jerusalem. Walang suot na kapa. Walang korona. Wala siyang pulutong ng mga sundalo at kawal. Di kagaya ngayon, no? Pag dumating ang isang kinikilalang leader, wow! Bago siya dumating, napakarami munang mauunang sundalo niya. Security niya. Si Kristo walang ganon. Wala siyang bandang sumalubong sa kanya o banderitas. Pag kami po nagmimisa, yung ating dalaw Nazareno sa iba't ibang probinsya, nung nakaraan, no? Napakaganda ng pagtanggap sa amin sa Poso Rubio, sa Pangasinan, sa St. Padre Pio Church.
Alam nyo, ang ganda-ganda, nagulat lang ako. Pagtingin ko sa tarpaulin, yung mukha ko, sabi ko, hindi mo man lang pinili yung aking picture. Yung microphone nasa bibig ko, halos kainin ko na yung microphone. Ha? Tayo ginagawang pa ng tarpaulin. Naalala ko yung tarpaulin ni Mona, magdedebut siya, naalala nyo, sa Batang Quiapo. Anong tarpaulin ang ginawa? Parang yumao. Pero si Kristo dumating, walang malaking tarpaulin para salubungin siya. Walang mamahaling sasakyan ang naghatid sa kanya. Pero kahit wala ang mga ito, sa isang asno lamang, suot ang karaniwang damit, kasama ang kanyang matatalik na kaibigan, at mga dahon lamang, naging masaya, naging makabuluhan, naging matagumpay ang kanyang pagpasok. Ano ang unang itinuturo sa atin ng Panginoon? Simplihan lang natin ang buhay. Huwag mong gawing komplikado ang lahat ng bagay. Sabi nga ng isang matanda, live a simple life so that others can simply live. Mabuhay ka ng simple para simpleng mabuhay din ng iba. Dumating si Kristo sa mundong ito, tinuturuan tayo. Hindi tayo dapat mabuhay ayon lang sa malaking na ibibigay at maraming nagagawa, kundi sa mabuting bagay na meron ka sa buhay. Mabuting ugali, mabuting ginagawa. Diyan tayo hahatulan at kikilalanin ng Diyos. Kaya sa una at ikalawang pagbasa natin, ipinapakilala at tinuturuan ulit tayo ni Kristo na manatiling mapagkumbaba sa harap ng bawat biyaya at paghihirap. Kahit si Kristo ay anak ng Diyos, sabi ng ikalawang pagbasa, pinili niyang maging alipin. Hindi lang nagkatawang tao ang Diyos, naging alipin. Hindi lang lingkod na handang makinig at magtiwala at sumunod sa Ama. Kaya mga kapatid, tayo po ay may mahal na araw dahil may isang anak na nagpakababa at nagpakumbaba para iligtas tayo sa kasalanan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Kung paano ngayong linggo, yung ating ebanghelyo, yung gospel natin na narinig, ay ang kaganapan sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo bago siya ipako at mamatay. Mga kapatid, ngayong linggo, ngayong mga mahal na araw, iniimbitahan ko po kayo. Balikan din natin ang mga taong nagsakripisyo, nag-alay, alang-alang sa buhay natin. May mga tao kamang maisip na nagkamali at nagkasala sa iyo, huwag mo na masyadong pinakaiisip, binabalik-balikan pa yung mga taong nambwisit sa iyo, gumawa ng masama sa iyo, nagkamali sa iyo. Ngayong mahal na araw, mas alalahanin mo pa rin ang maraming taong tumulong, naghirap, hindi dahil sa iyo, kundi para sa iyo. Mahalaga ang kapakumbabaan ngayong mahal na araw. Walang pagbabalik loob, walang pagbabagong loob, kung walang kababaang loob. Hindi mo magagawang maalaala at pasalamatan ang mga taong nagsakripisyo sa iyo kung mayabang ka. Kung paano isinama ni Jesus ang mga alagad niya, ang mga kaibigan niya, ikaw din sana. Huwag pasukin ng hangin sa ulo para isipin mong kaya mo lahat na ikaw lahat. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng mahal na araw,
hilingin natin sa Panginoon, bigyan niya tayo ng pusong mapagkumbaba, ng isip na nagpapakumbaba, sapagkat ito ang unang paraan upang tayo ay maligtas ng Panginoon. Ang tanggapin natin na hindi natin kaya lahat, wala sa atin lahat, hindi tayo lahat. Ang poong Jesus Nazareno pa rin ang tunay nating kailangan. Poong Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit. Sa pakikisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapagabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipatuloy nating pinagdarasal din ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga kapatid nating nakabilanggo, ang mga kapatid nating pinahihirapan, inaabuso, ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating kabutihan. Ama naming maawain, dinggin mo po ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awat, mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at
handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsalot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa ring magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Itulot mong pag
sa'yo'y di masaldig sa anumang maibibigay o maipapangako na ang pagkamala sa iyo'y maging tanging sanhi ng pagmamahal ko sa iyo, ng pagmamahal ko sa iyo. Aking haring nakapako. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pinapaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayo po ay tunay naming makasama hanggang dulo sa wakas ng ating paghahanda. Hindi lamang ngayong linggo ng pagpapakasakit, meron po tayong mga pagbasa sa mga susunod na araw o pabasa dito sa ating simbahan. Hanggang sa Triduo, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, at siyempre po ang ating bihilya sa Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayong mga mahal na araw, hayaan mong iligtas ka at ang iyong pamilya ng ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan. Bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang
humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nigarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.